Paano ba natin makukuha yung mga kinita natin sa Lazada? So yun yung sasagutin ko today, so keep on watching. Hi everyone, it's Amigays and welcome back to my channel. So today, ang share ko sa inyo ay paano ba natin makukuha yung mga kinita natin sa Lazada. So meron mga nagtatanong sa akin at meron ding nagko-comment dun sa mga previous videos ko kung paano natin at saan natin makikita yung mga kinita natin or yung mga payments ng mga buyers natin. So yan, this video ay para dun sa mga individual sellers na nagbebenta na sa Lazada. So kung interested kayo, na-bump kayo dito sa video na to, tapos gusto nyo rin talaga or meron kayong desire na maging Lazada seller, so meron akong playlist kung paano kayo magre-register, ano yung requirements nun, at iba pa, paano mag-a-add ng products, so meron akong playlist niyan. So ito yung pang-apat na yata na video, being a Lazada seller. So lalagay ko na lang yung links ng mga videos na yon down in the description box. So now, the first question is, paano ba tayo binabayaran ni Lazada? So yung mga payouts or yung mga kinita natin mula dun sa mga orders ng mga buyers natin ay tinatransfer ito ni Lazada sa ating mga bank accounts. Kaya naman, diba, dun sa registration natin, kailangan natin mag-fill up ng ating bank information dahil doon nga itatransfer ni Lazada yung mga payouts natin or yung kinita natin. Now, paano naman kung wala kayong bank account? So according to Lazada, yung mga sellers na walang available na bank account ay pwede na nilang i-register yung kanilang mga GCash account or GCash number para doon itatransfer ni Lazada yung payouts or yung mga kinita natin as Lazada seller. So the next question is, when will I get paid or kailan ba natin makukuha yung payments ng ating mga buyers? So yung payments ay marireceive lang ito for all confirmed orders. So take note of that, confirmed orders lang. Tapos mag-a-appear ito sa ating mga statement of account or SOA within 24 hours na makomplete yung order. So paano natin malalaman na confirmed yung mga orders? So merong dalawang bagay. So number one is that after maklik ng buyer natin yung order received button. So, importante na maklik nila yung order received button para after nila maklik yon ay mapupunta na sa income natin yung payments ng ating mga buyers. So, minsan kasi kapag hindi talaga nila naklik yung order received button, it will take a while. So, ito yung number two natin. Mag-a-appear lang yung payment ng buyer 3 days after na ma-receive yung package or ma-deliver yung package. And sometimes, ay meron pang 4 days na extension yung mga buyers na pwede nilang gamitin para after 4 days, doon pa lang mako-confirm yung order nila. So kapag hindi na-click ng buyer yung order received button, which is kung kayo ay mga buyers ng Lazada, please i-order receive nyo or i-click nyo yung order received button para at least hindi na kami maghihintay talaga ng payment na mapunta doon sa aming income. So, yan. Kapag hindi nila na-click yung order received button, so ito yung number two. So, meron pang 3 days tayong hihintayin after na ma-deliver yung order nila. So, 3 days yon. Tapos, take note na meron pang 4-day na extension yung mga buyers na pwede nilang gamitin before ma-confirm yung orders natin. So, we have to wait for a total of 7 days bago natin ma-receive yung payments ng mga buyers kung hindi makiklik ng buyers yung order received button. So yan yung about yung kailan natin ma-receive yung payments from our buyers. So kailan naman matatransfer yung ating balance na nag-appear doon sa SOA doon sa ating mga bank account? So tinatransfer ito ni Lazada every Monday. So, meron lang tayo actually na once a week na pwede tayong mag-withdraw ng ating mga payments or ng balance natin sa SOA natin. Tapos, after that, ay meron na tayong babayaran na fee or transaction fee sa kada withdraw natin ng ating mga balance. So, yan. So, nakalagay dyan sa transaction ay first withdrawal of the week. Yung transaction fee natin ay free lang or libre lang ito. Wala tayong babayaran kay Lazada. Pero yung mga subsequent na withdrawals or yung mga sumunod na mga withdrawals natin within that week, kung kailan tayo nagkaroon ng withdrawal din, ay meron tayong babayaran na 13 pesos. Tapos VAT inclusive na ito per withdrawal. So yan, 13 pesos yon per withdrawal. Imagine nyo, medyo malaki na rin yon kung mag-withdraw tayo na mag-withdraw palagi. So pwede naman nating iset
na kung kailan tayo magwi-withdraw, pwede nating iset 'yon na automatic or pwede din namang manual para at least tayo yung nagwi-withdraw ng ating mga payments or ng mga balance natin sa SOA instead of magbabayad pa tayo every time kapag nagwi-withdraw tayo na nagwi-withdraw. So, yan yung schedule ni Lazada sa pagbabank transfer ng ating mga balance. So, the last question is, where can I see my balance? So, saan naman natin makikita yung ating mga balance doon sa SOA natin? So, ilalagay ko na lang yung mga screenshot dito para ma-walkthrough ko kayo sa step-by-step process. So, ang gagawin lang natin ay i-open natin yung ating Seller Center na app. And then, dyan sa pinaka-bottom ay makikita nyo dyan yung Home, Tools, Messages, and then Me. So, ang click nyo dyan ay yung Tools. And then, after nyo dyan sa Tools na yan, ay ito na yung screen na makikita nyo. So, meron dyan nakalagay na Tools, tapos yung Basic Functions. So, meron kayo makikita dyan na Add Products, Products, Smart Listing, etc., etc. So, ang i-click natin dito ay yung My Balance para makita natin kung magkano ba yung balance natin at lahat ng mga balance transactions. So, meron dyan sa bottom na nakalagay dyan All, tapos Deposit, withdrawal, payments, penalty, and adjustment. So, dyan natin makikita yung balance natin at yung mga previews, even yung mga previews na mga transactions natin. So, there you go. I hope na nakatulong itong video na to sa inyo, especially dun sa mga nagtatanong na paano ba yung payouts, paano namin makukuha yung payment ng aming mga buyers. So, I hope na nakatulong itong video na to sa inyo. So, now, kung meron kayong iba pang mga questions or kaya naman ay video suggestions about being a Lazada seller, TikTok seller, Shopee seller, at kung paano kayo magiging affiliates. So, lagay nyo lang lahat ng mga questions nyo down in the comment section. I really try my best na sagutin lahat ng mga questions nyo in each video. So, sinasagot ko talaga siya. And itatry ko pa ulit din talaga na magsagot ng mga questions na meron sa mga videos ko. So, that's my commitment actually, na sagutin yung mga questions din sa comment section. So, thank you so much sa pagsama sa akin today. And please, join the Graceful Homeschooling family. I-click nyo lang yung subscribe button at i-turn on yung notification bell for more videos like this. At marami pa akong mga iba't ibang klaseng playlists here in this channel. So, I hope na mapanood nyo rin yung iba pang mga videos. So, thank you so much and I hope that I'll see you again on my next one. God bless everyone and I will see you around. Bye everyone!